Boleh musim kemarau. So, live na ata tayo. Welcome back nga po mga kuya sa ating... Hindi, tama, welcome back. Hello, ito mag-live stream sa YouTube eh. Since na dito medyo madami na viewers natin. So, ito mag live stream para sa countdown. Medyo countdown to 4-4 desu para sa shopping nga mga kakuya. Very nice. Pero yun. Yan, ako naman nata tayo. Yan, may ads pa. Yan. Okay naman nata tayo. Shoutout na sa unang commenter natin kay Gentleman Tarot. Thanks for tuning in the zoo. And update ko nga lang to sa ano natin, Facebook page. Speaking of, dyan nyo nga po makakita dyan sa baba. Gusto nyo manalang powerbank mga kuya, simple-simple lang. Punta nga at check out nyo yung pin. Nakapin yan sa pinakatap ng Facebook page ko nga. If you're signed alone, di ba? Ayan, tama. Wait lang. At shape. Yan. Sa gawa nung ano. Actually, tanggalin ko nga yung mga ito. Tapos, kunin kayo nandito sa ano. So, check nyo din yung ano mga kuya and occasional ko din na update nga yan. Okay talagang gano'n pala. tawag nan. Tapos, lagay ko dito. We are live. Tapos, yan. Mali. Share ko lang sa... Yan, share ko lang sa Facebook. Okay din naman nato audio natin. Hello, hello. Yan, share ko lang sa Facebook. Okay din naman nato audio natin. Hello, hello. So, medyo mag-e-echo yan sa inyo ngayon. Ask ka na, lads, ang 600 watts po ba kayo ng GFIN? Depende yun sa model, hindi po sa fans yun. Ano yan? Ay, depende nga sa GPU. Anong GPU ba mismo yun? Pero for the most part, kahit ano mga GPU naman ngayon, kayang-kayang ano, parang yun yung minimum kasi ngayon eh. At least I think so. Parang 600 watts yung parang pinaka-minimum na kailangan mo. For example, if you want to run something like ano, shoutout nga kay Belia. Thanks for tuning in nga po. Welcome to our countdown. Wala medyo countdown. Tapos, sasalbungin nga natin ang 4-4 mega shopping sale na Shopee. Berberanas. So, yun nga. Shoutout nga sa ating 3 viewers na dyan ngayon. Hindi kayo sanay na wala akong salamin. So, yun. Medyo kakapanya ako lang bago magsimula. Pagod ako. Kakagaling ko lang sa stream ko sa Shopee. Kaya, yun. And, if may mga questions kayo sa kahit mga deals natin na dyan, huwag po kayo mayang mag-iwan ng katanungan nyo sa live chat natin, mga kakuya. So, okay naman natin na-share ko, no? Sa, share ko lang sa personal Facebook account ko. Eh, share ko nga sa ating 6 viewers, mga kakuya. Tapos, hashtag, tapos tag ko na din ang Shopee. Yeah, baka i-share na Shopee yung live stream ko. Baka lang naman. Eh, parang for more for future proofing, go for 700. Like, sa panahon ngayon, maganda mag-invest ka na sa malaking capacity na power supply. And of course, good brand. Madami na mga good brand ngayon na fairly cheap naman. Budget-oriented, value-oriented na mga power supply. Of course, recently, na may recent na ano, Cooler Master, Gigabyte, nag-gumagawa na din mga power supply ng Gigabyte, surprisingly.
So, yun. Wait nga. So, siguradin ko lang na ano, hindi tayo makapre. Diba, orange na. Hindi niya din pala kita yan. Shopee live streamers! pero yun, of course, mga katanungan kayo dyan, mga ko, feel free to leave it in the live chat. Yan, dahil sa kong alam to. Mamaya, bigla akong makat yung stream na yun. Set yan. Prefer bang gaming phone? Kahit di naman pong, ano pong, ako mabibili mo yung ano, at, ay, nasa daddy ko pala, yung Oketel C21, gumawa din ng review nun. Although, I'm not sure if available sa Shopee right now. Oketel C21. Gato, Oketel 49. Kasi neto, kahit na, no, kinakaya niya din, Genshin Impact, kahit pa paano. So, ito, nasa 4.9 siya nga. Ay, hindi, wag pala to. Ito. Oketel. Of course, HyperX Holocast. Pero, of course, if in a budget ka din, then sa ano ka na? Tawag nun? Doon ka na sa, ano, BM 800 if in a budget ka. Pero of course, mas maganda yung HyperX Holocast. As in, well, ang laking difference nun na magagawa sa audio nyo sa ano. Pag nagla-livestream kayo. So, yun, ano yun. Hindi masyado malakas yung music at the same time na hindi tayo ano. Ano kaya? Mga copyright kaya tayo. Hopefully din naman. Wait nga. Wag na, baka maanoan pa tayo ng copyright strike visit yan. So, mukhang medyo timing tayo ngayon. Actually, mga ano, hanap lang mga ano, para hindi masyadong boring naman yung ano. Wala malang kantay, no? Eh, tamang like nga lang po kayo dyan, mga kuya. Actually, as a Shopee live streamer, hindi ko kasi pwedeng budgetin yung isa pang brand, lalo na dito sa, ano. So, check out nyo sa kalaban, si, kay Sir Belia. Tingnan mo kung, ano, nasa 4K yung C21. Yung, actually, 120 gig nasa ano ngayon. Wait lang. Goodbye po. Good B-U-Y. Goodbye. So, goodbye. Goodbye. Yung ano, Poco M3. Ito nga po siya. Gumawa akong review dito. Check out yun na lang yun. I-review ko dito. Again, tinawag ko nga po ito na best budget smartphone ng 2020. Kung nirelease nga yung Redmi 9T ng 2020 din, yun yung sabihin ko na best budget smartphone of 2020. Pero since na yung Redmi 9T yung na-release siya ngayon ng year na, currently siya, currently, pwede siya ma-detrone. Para sa akin, opinion ko yon bilang best budget smartphone of 2021. Yung Redmi 9T naman yon. No problem, folks. Hey, share rin po yung Wow Magic. First, yung mga question. And nandyan nga, yung 128GB, nandyan actually, nandyan sa links natin, in-update ko din nga po yan. Ito, feeling ko mag-restock yung rack gears na ito. I think so, mga kuya. Wait, tingnan ko kung yun, ayos na yung quality. So, panapanood ko yung stream ko, 144p. Ayan. ganda gabi nga po kay Armando. Thanks for tuning in nga po. So, again, if may mga questions kayo, mga kuya, feel free to leave it in the live chat. Ito nga, Poco M3, yung 4GB, 128GB, which is yung mismong nasa akin. 6790 na lang. Yes, it is a good buy. For gaming, solid siya. All-around phone siya. Of course, battery life halimaw. 6,000 milliamps. 3-day battery life. Sa mga lighter users, for most people, 2-day battery life to. For gamers, siguro kung all-day ka naglaro ng, for example, Wild Rift, mapapatay mo to within 1 day. So, yun. Budget wireless gaming mouse.
Depende sa ano, yung budget mo, magkano mismo. Kari nga, 6,790. Ay, para kay Belia, check out mo na nga lang yung ano, dun sa tawag nun, sa kalaban ni Shopee. Kung meron dun Ukitel 20, C21, check out mo na nga lang dun. Ano yun? Ang gagawin ko? Yun. No copyright music natin. Investigation. So, ano na tayo? Kahit yung tatlo muna. Ngayon nasa intro ko eh. Masyado pala malakas. Wala ko lang background music natin. So, yun. Wala ka mahanap na ano, gaming. Wireless gaming mouse for that. Pero 1K wireless mouse, may mahanap ka. Specifically from Logitech, pero hindi siya necessarily for gaming. Wait lang. Pero unahin ko muna siguro yung mga ano, yung mga currently nandyan sa ano natin. Nandyan, may mga links na ako dyan sa description nga po natin. Ay, actually, lalagay ko din pala sa comments yung ano. Wait lang. So, share ko naman natin siya sa wait lang. Lalagay ko dyan. So, yun nga po yung mga links natin so far. Update ko nga po yung links na dyan. So, paminsan refresh nyo. Oh, masyado pala mahaba yung so, siguro isa-isahin ko muna mga links natin dyan. Yan. Tumunang first 4, yung K28, K880, tsaka RAM. Mga keyboard mainly mga yan. Yan. Ay, hindi pala, ano. Pero yun, nandiyan yung mga links so far. Dapat ata, ano. Hindi ako sure kung ano. Tapos ito yung sunod na tatlo. Maano ko ba siya? Hindi talaga. So, yun. Ayan yung mga links natin so far. Nandiyan din nga sa description. Yun yung mga updated ngayon na links. Karin. Meron na MX Master for 1K. Ito, pwede din sa budget mo, K-Secret. Ano po yung budget mo? Speaking of, ito nga, mechanical keyboard, K28. Mainly K28 yung tawag dito. TKL, blue switches, well, technically RGB siya, pero non-customizable po. May effects yung LEDs niyan, pero rainbow backlight siya. Like, hindi mo pwedeng gawing solid color yan. Pero legit po to, for 745 nga lang, legit siya na mechanical keyboard. TKL, mechanical keyboard nga ito, mga kuya. Of course, hindi swappable switches na ito. Pero kung gusto mo, of course, meron ditong rack gears. And if gusto mo naman full-size mechanical keyboard, if yun yung mas trip mo, ito naman K880 blue switches. Well, technically RGB pa din, pero stuck ka pa din dito. Yeah, sa dito sa rainbow backlight effect na to. So, eto nga. Hanap ko ng ano, wireless mouse. Ako mahanap kami sa wireless gaming mouse for ano. Titignan ko yung mamaya. Yan nga, K880. Nandyan nga yung link sa description and sa comments nga natin ngayon. Mga kuya, don't forget to like the live stream mga kuya para mas makareach out tayo. Parang yun kasi yung point eh. Ng ano, why we say like our videos if you like them. Kasi it helps to reach out more. Mas madami like sa video, mas most likely na mararecommend siya sa ibang tao na similar. For example, tech din, ganun. So yun, laking tulong po sa amin mga YouTubers yan mga kuya. If you didn't know that. Para mas makareach out sa ibang tao. Manonood ka nalang din, di ba? Like, yun lang. Di yun makakabagal sa net nyo, yun lang. Kahit sinong mga sinusubaybayan nyo pang YouTubers, i-like nyo videos nila mga kuya. And eto nga, refresh nyo nilang to, 1.6 na lang siya. Mamayang, ano, feeling ko magkakastock ulit yung rack gears nito. Currently sold out nga, yung rack lamp ang light, which is
yung mismong keyboard na gamit ko ngayon. Fully modular, of course, Ultimo Reds, yung mismong gamit ko din. So, yan. Refresh yung Apple to. So, for now, nandyan yung link. So, check out nyo na nga lang yan. Pag patak mismo ng 12 AM, check out nyo nga yun, mga kuya. So, yun. And, o nga pala, abangan nyo din next week isang ating ano. Yun. If may mga question kayo, feel free to leave it in the live chat. Next week, upload ko na yung review ko dito. Poco X-ray, nandyan din. Dumi ng ano. But kasi, di lang ginawang frosted glass. Eh, parang frosted finish yung ano. Pero, can't really complain. Budget. I mean, parang lugi pa nga Xiaomi Poco at nagsama pa sila ng 33-watt fast charger sa kahuneto. Yes. So, yun nga. Kimat tuloy. Lamang light for only 1,695. Ito naman, XTLE for 1,795. Dito hot swappable. Yan lang yung ano dito. Fully customizable yung RGBs neto. Full size nga siya, mechanical keyboard. And if I'm not mistaken, blue switches lang ata yung option ba dito. Yes, clicky blue Ultimo. Ultimo blues nga pa yung kasama neto, mga kuya. Yung mga questions nga dyan, feel free to leave it in the live chat. Actually, dapat ganito ata yung view natin. Yeah, di ba? Apple kang IDM, ha? So, yun nga. Again, if may mga questions kayo, leave it in the live chat, mga kuya. Ito, sulit na sulit yan. Ano nga lang siya. Actually, laki yan ko siguro yung window na to. Ang gusto kong laki yan. No shell space hit. Ano na tayo? Baba ako ng konti. Actually, tanggalin mo siguro yung mga gyps ko sa, ano, sa Shopee. At wala naman tayo sa Shopee live na yun. pero yun nga. So, yan. Keychron. Sige, parang yun natin medyo mamahalin ng mga mechanical keyboards. So, ewan ko, talagang ano. Of course, alam nyo naman dito sa channel, mas ano ko mga budget or value-oriented na mga peripherals, devices, gadgets, ganun. Anything tech, most na mga fini-feature ko, yun, budget or value-oriented. So, of course, magaganda naman yung keyboards nila, pero medyo pricey. So, yung kita nyo naman, rack gears exist, yung mga gantong budget. Legit naman na tumatagal yung mga to, mechanical keyboard. Ito naman, TKL for only 745. Ito, full size, 786 nga lang. Pero yan nga, Kmat XTLE. So, yun. So, yun lang naman, Keychron. Medyo pricey din. Actually, tingin nga tayo na mga Keychron na ano ngayon. Sino yung nagtanong kanina sa, ano, tawag nun? Wireless mouse? Eto, Machinic M7. Wow, ganda naman tingnan na ito. Parang 600. Digit ba na wireless 2? Eto, 49 sold. I mean, parang ano? Mga ba yun? San ko na? Ay, ito pala. Parang raktalan. Ito siya. Di pa nare-release to ng Rock Gears. Not sure kung kailan. Wala pa ang balita sa Rock Gears kung kailan nila i-release to. So, ito nga. Parang raktalan siya, di ba? Yan. Although, of course, yung ano, yung parang honeycomb finish na shit dyan sa, ano yan. So, tingnan natin actually yung reviews para maka naman tayo. So, 2.4 GHz, sure naman na, ano, latency won't be a problem. Of course, don't expect much nga. Okay, mukha okay naman siya according sa reviews. So, ito mga kuya. For 600, shoutout nga po kay Mighty.
Shoutout po. Yung naman sabi ko sa'yo, kuya. Mighty. Tama ba ka ba yung Juliana? Okay, if I'm not mistaken. Raulo ka din eh, no? O si ano, Kuya James Su. Wala. Either sa inyong dalawa yun eh. Yan, parang ganun nga. So ito, sige, lagay ko to sa ano natin mga kuya. Solid naman nata siya. Ayun, 4.7 average review. So lalagay ko siya sa ano natin. Wireless gaming mouse. Ay, na-update ko nga po yung links dyan sa ating ano. Tapos, alalagay ko nga din dito sa... Na-update ko din yung links natin sa ano eh. Wireless gaming mouse. Budget, para maging specific naman ako. Again, na-update ko nga po yung links dyan sa ating... description. So, sa mga bago pa lang dyan or sa mga, ay, kanina pa pala nanonood, refreshing na lang. And, nilalagay ko din naman yung links dyan. Dapat makikita nyo din yung links dyan sa ating ano, live chat nga. So, yun, may mga questions nga ako, feel free to leave it in the live chat, mga kuya. And, ito nga, yung Poco XIM3. Kakasabi ko alam, nandiyan na. Yung link sa description and sa comments nga, live chat. Ayan, mga kuya. At tulad na sinabi ko, best budget smartphone of 2020. Although, actually, hindi on sale ngayon currently, if I'm not mistaken, yung Redmi 90. Pero if you can get the Redmi 90 for about the same price, then doon na kayo may extra, well, may extra camera system kayo. Sensor pala. Sa kalaban na nga ito, available ba yun? Yung Redmi 90? What? Xiaomi Redmi 90. Ayun! Ito. Ito, may global store. Ito na lang pala. Never mind. Ito, mas maganda na ito. I mean, kung gusto mo double the storage, then dito ka, again, not that big. Yung ano. May extra lang to na camera. Ito. So, quad camera compared sa triple camera setup ng Poco M3. And of course, wala siyang glossy finish na to. I mean, parang ganda niyang tignan pero mabilis magasgasan. Ito naman more parang ano, tawag nun? Scratch resistant na texture. So, lagay ko pa din yan. The Xiaomi Redmi 90, lagay ko pa din yan. Para may choice kayo if you know, gusto niyo lang naman. Yun. Xiaomi Redmi 90. Ano yan? Sa browser nag-read? Redialing? Yeah, sorry. Nag-redirect po yan sa ano? Kay Tijuana. Yeah, Redmi 90. Ayun, naka-repeat lang pala ito. Bobo. Yan, para medyo... mabuhay-buhay naman ang ating ano. automatic nagre-redirect yung yung mga link na yan sa Shopee, mga kuya. Take note. Again, if may mga questions kayo, feel free to leave it in the live chat. Na-update ko nga po yung links dyan sa ating description and pati nga dyan sa live chat. Paulit-ulit na lang ako. So yan, solid naman for the most part. Ito, BM800, nakalagay nga din po yan. Sa nakalagay na sa description natin. Ito nga pa yung mga naunang na-recommend ko. Ito yung mismong mic na gamit ko ngayon. Ayun nyo naman, di ba? And sa mga gustong bumili actually or may gamit ngayon ng BM800, gamitin nyo tong software na to, Voice Meter. And actually, ito. Para mas take note yung sa akin, nakakonect pa sa Phantom Power to. Pero sa mga ano starting up on streaming dyan, ito, panorin nyo tong video na to. BM800. Kayo ano yun? Kay, ayun, kay Norkla. Anong video niya yun mismo? Ayan, ito. Check out yung video na to para to make your Phantom, ano, shoutout nga pala kay Norkla. Laking tulong nung nagawa na to sa, ano,
BM800 video. Hindi ko siya kakilala, nakita ko lang talaga siya sa YouTube. Nagkataon pa na Pinoy siya. So, ayan. Ayan, to make your BM800 sound very nice. App, sana kuya, di magamit sa browser ang vouchers. Ay, di ka nire-redirect sa Shopee app? Wait. Then check out mo sa app. Ayun. Ayun, pwede yan. Add to cart mo sa browser. Web camera, game streaming use. Actually, madami dito sa Shopee. Wait lang. So, ito. Anin ko muna nga. Itong Poco X3. Yung sa mga naunang recommendations ko. Ito mismo gamit ko ngayon. For currently testing para sa review ko. For this week to. Mga kuya. So, ayan. Magiging 10,990 ulit siya. Take note, ah. Magiging 10,990 ulit siya. Pagpatak mismo ng 12 a.m. So, kung gusto nyo, add to cart nyo ngayon. Tapos, check out nyo. Pero so far, sulit na sulit. Kung gaming, performance, talaga habol nyo yung smartphone, guys. Snapdragon 860 UFS 3.1. Doon pa lang sa dalawang bagay na yun. For 10K, 10,990, nakaw to. May kasama ng 33-watt fast charger sa loob ng box. And ewan ko, talagang ano. Parang nalulugi, hindi pa sila nalulugi, parang ganun. Like, hindi ako nag-exaggerate, sobrang sulit niya mga ako, yung nagsabi so far. Pero abangan niyo yung review ko neto next week, full review ko neto. Siguro Wednesday or Thursday at upload ko neto. Pero yung webcam nga na tinatanong ni ano. Again, magmumura pa nga yan, kaya ako nilagay dito kasi magmumura pa yan mamaya. Anong ano yun? Wait nga. Nire-recommend ko dati. Ayun. Unview. For ano? Ay, anong ano? Magano nga pala budget mo? Kasi baka mamaya magandang webcam na pwedeng recommend ko sa'yo. Depende sa budget mo. Kay Akara. How much po budget mo, kuya? Kay Akara. Again, if may mga questions kayo, huwag po kayo maya magtanong dyan mga kuya. Maghahanap po tayo. Tech deal hunting nga po tayo ngayon. Legit ba? E di mag C920 ka na. Legit pa 10K. So, ito. Well, mismo ang webcam na gamit ko ngayon. Ayan. Yan yung quality na mga ko. Ito, 4K, di ba? May sukli ka pa. Nalagay ko yan sa ano natin. Again, gamitin nyo po yung mga links ko mga kuya pag bumibili kayo. It helps me out a lot. Nalagay ko yan. I mean, kung sakali may natutroll lang, edi, lagay ko pa din yan, di ba? Diba? Sa managanap ng malapitang webcam na din. Logitech C920. So, and update ko din nga po yung link sa description. So, sa mga kanina pa nandiyan, refresh nyo din para yung live, para ma-update yung link sa description nga. Ayan, Logitech C920 4K. Dami yung pang ano, magmumura pa mamaya. So, iba dito, pwede nyo, huwag nyo bilhin muna actually kagad ngayon. Kahit i-check out nyo na lang pagpatak mismo ng 12 a.m. Again, use my Shopee affiliate link. Take note sa mga ano pala, sa mga matagal ng na-bookmark siguro yung Shopee affiliate link ko. Ito na yung parang magiging permanent ko ah. Na ano kasi nalipat sa ibang ano yung ano, parang ibang platform yung Shopee eh. Yung affiliate at least. So, ito na parang magiging ano, permanent affiliate link ko. Permanent link. So, yun na yung bookmark nyo ngayon mga kuya. Ayan nga. So, yan nga yung quality na makukuha nyo. Of course, pwede ka mag-mess pa dyan sa settings kung ano yung parang maganda sa parang background. Depende pa yung sa background nyo. So, marami mga YouTube videos na nagbibigay ng tutorial para maging ano, tawag nun. Actually, parang sagwa nung ano yun. Yung, etong mga ano ko. Nakikita nyo ba, mayos yung mga social media kung nagpa-flash dyan? Parang ano. Puti kasi white on white eh. Alam ko na, since na may mga bars naman, lagay ko siguro to. Wait lang. Ay, dito pala. Sana.
May mga sariling folder ako dito ng mga live stream assets ko eh. Assets, kala mo official mo yun, no? Parang ang tanga yun. malagay ko to siguro dito. Okay ba yan? Tapos eto social status ko siguro. Ay, hindi. Delete ko muna to. Tapos visit. Again, may parang ongoing na giveaway ako. So, sa mga gustong chance to win a power bank, ayan mga kuya. Visit yung Facebook page ko. Nakapin doon, like how to win. Instructions mismo. Tapos, copyin ko nga lang nandito. Dami, diba? Masyado bang overwhelming yung mga GIFs na sandyan? socials. Ayan. Yan, para mas konti lang yan. Pero mo ako yun na tayo. Yan, may mga questions kaya mga kuya, feel free to leave it in the live chat. Yan. So, hanap-hanap pa nga tayo ng mga deals. Dami ko naman na-recommend dyan sa inyo ngayon. Ayan yung mga nauna. Ayan. Legit na mga mechanical keyboard yan. Ha. Hindi po yan bogus na yung para mga mechanical feeling keyboard. Legit po yung mga yan. Ito, TKL Blue Switches, full size, 104 layout, Blue Switches din. Ito naman, Racklam ang light. Refresh nyo to mamaya malamang. Abotin siguro tayo ng 12:30 dito. Kasi gusto ko na mauna sa mga deals sa dito. Of course, para sa affiliate. Para, of course, commission para sa akin. So, again, it helps me out a lot para sa mga ginagawa ko dito sa channel if you use any of my affiliate links. So, yan nga. Yan, 30 minutes na lang nga. Mag-alas 12 na. And then, dyan nga, yung mga ito mukhang di atan ito magmumura. As in sale na ata talaga siya. Palink ng na lang ng pina-add ko kanina Shopee. Wait. Okay, si Kuya James nga. Wait nga. Palink nga. Ano ba yung pina-add mo kanina? Wait nga. Yan. So, close ko na to. Ito, mag-e-end na to in 30 minutes. So, yan. Sulit na din tong Poco M3 nga. Ito pala, yung mga finger sleeves. Wait, nalagay ko ba yung mga finger sleeves dyan? Hindi ko ito nalagay pa. Hindi ko nga nalagay. Finger sleeves. Ito siya mga kuya. As in, sa mga fellow pasmado ko dyan, mga mobile gamers dyan, ang laking tulong nito. As in, ito nga. 12 pieces siya basically. 50 pesos lang. 12 pieces na itong finger sleeves mga kuya. Yan mismo yung binili ko. So, yan nga. Ayan, susuot nyo lang siya ganito. Tapos, yun, para smooth pa din, di ba? Yung pag-swipe nyo sa mga display ng mga smartphone nyo o mga tablet man yan. Sa mga fellow pas, shoutout nga sa mga fellow pasmado ko dyan. Yan. Diba? Meow. Under 3K. Ewan ko. Try ko maghanap. Pero most likely baka second hand na mano mo for that price. Ay, wait lang pala. Hindi ko pala nalagay ito, yun. Ay, mali. Nakopy ako yung buong save. Tapos, like, ay nga po kay Jay Dula. Thanks for tuning in nga po. Wait nga. Ano yung pinapad ni Kuya James o kanina? Sa ano? Wait nga. Etong dalawa, di ba? Link ko lang. Wait lang, Kuya James. So, itong actually, pagsamahin ko na sa isang Tecno Spark Air, Spark 6 Air. Tapos yung sa Spark 6. Ah, para pala yung Spark 6. Ah, ibang kulay lang pala. Tama ba? Ah, so yung isa ata. Ah, hindi, audio net. Ah, iba pala. Alam ko, official na Tecno Mobile. So, ito yung isa pa.
So parang alternate link yung isa na to eh. Techno Spark 6 Airden. Ibang kulay lang siya basically. So yun. Tapos, in-update ko nga po yung links din dyan sa ano natin. Ongoing na in-update yung links dyan. So, refresh nyo na nga lang po yung page na ito, mga kuya. Para ma-update yung links sa description. Doon ko din nilalagay. Like, sana may on the fly na ano. Like, in-update mo yung links sa description as I go. Na hindi ko na kailangan isave. Hindi nyo na kailangan mag-refresh. As in, mag-refresh na kagad yan sa inyo. So, yan nga. Tama ba, Kuya James? Oh? Yan dalawa, di ba? I don't recommend GigaWare K28. Kasi, so, may mga ano, nag-review na neto na tumagal nga sa kanila for years. Minsan, swerte yan din sa unit eh. Like, hindi sa brand yan or sa ingat mo din if nagre-rage ka, ginagal mo yung keyboard mo. Pero, in most cases, yung mga nagluloko is swerte yan lang talaga sa unit. Like, if lemon na unit na punta sa'yo, ganun. Ayun. Ay, wait, budget hot swap. Actually, check out ko nga yun. Baka, you know, yan o. Any good basic monitor. Wait nga. Basic monitor. Wait lang. Siguro meron naman sa ano. Ito, Hikvision. Di pa... Okay, legit na Hikvision. Akala ko ano. Ay, ito, 2K lang. 19-inch siya. Para kay ano. Ah, external setup. Ito. Or kayang bang sagad sa 3.5K. Para kay ano. Kay gentleman. Gentle. Ano? Gentle. Yes, okay naman siya. Okay na. Okay po. Ginagamit ko siya pag nag-wild rift ako. Mainly dito, mahalaga talaga yung feeling ko sa movement, yung sa joystick, dito sa left thumb. So, ilang minsan madalas rin yung kailangan ko, pero sa mga pasmado talaga, magsuot kayo sa ano, two thumbs and two index fingers nyo. Hot swappable, budget hot swappable, let's check that out actually. Ito, okay na ba ito sa'yo? Kaya no? Actually, check out. Wait lang. Ito nga, 2K lang. 19-inch nga siya. Pero feeling ko ano lang to. 1366. Ah, ito. 900p pa. Di pa ginawa 1366x768. So, yan nga. Lagay ko yan sana natin. Na-update ko nga po yung links dyan. Paulit-ulit na lang ako. Pero sa mga bago pa lang dyan, of course. And Vision and parang pag feeling ko pagdating sa mga budget monitors, parang ito yung pinakamaayos na brand. At least parang pagdating sa feedback ng mga bumili nga, parang ito yung pinakamaayos. Envision. Ayan, nalagay ko nga dyan. I-update ko din yung links dyan. Yan, para sa mga bagong dating. Updated na nga yung links natin dyan. Tapos, K550. Na ito. GigaWare K550. Okay, mukhang okay naman natin yung seller. Matala na kaya na hot swap. Pero legit kayo na hot swappable to, mga kuya. Hindi ko pa kasi na ano to eh. Hot swappable nga daw siya. Alam na kalagay so far dito, double color. What the fuck? Description yun. Ano ibig sabihin nun? Double color? Ano ibig sabihin nila doon? Diyos ko, double color. Wait nga na po. yung ibang mga seller dito, ang benta talaga ng mga ibang inaano yun. Nakita sa ano? Okay. So, yun. Okay. Low key layout. So, ito. Siguro. PH stock. Ito, okay naman. Ay, 149 sold. Pero mas maganda yung mas madami na... Ito.
Ito actually, mas mura pa. Morganstar ito. Magandang bumili dito mga ko. Ayos din bumili ito sa Morganstar. Ito, sa, or sa Gigaware na mismo. 5.6k sold. Pero ito, mas magmumura. Ano tingin niya mga kuya? Kasi ito, magmumura pa. I mean, what? 758? Bili niyo siguro ito. Baka mamaya magkaubusan pa nito mamaya. So, siguro ligay ko dyan. Ito na lang siguro. Okay naman bumili sa Morganstar din eh. Mechanical keyboard. Parang ano lang mga kasi ito, parang OEM lang tapos nire-rebrand lang nila. Most naman ng mga ganito. So for example, kita nyo yung K28 kanina, tinatawag na na K28, diba? So alam naman natin na ano, mga OEM lang mga yun eh. Nga, so pagbalang tanong lang yun. Ayun, hindi ko masyadong familiar pero alam ko medyo expensive ata yung brand na Keychron. So ayan, ayan, nalagay ko nga po yung mga links dyan sa ano natin. Pero yun, ang latest ano nga natin. Tama diba spelling ko? Yan, Keychron Philippines. Ayan, fairly makatikati na pero pagdating sa quality of course expect yun na maganda nga ito. Ito non-hot. Ah, nilagay naman nila. Ah, cool, nalagay nila hot kung hot swappable o non-hot swappable. Ito TKL wireless. I mean, kasi nandyan yung Lamang Pro eh, for 3K. I mean, ewan ko, eh, kung kayo kung gusto yung, ano, yung ganyan talaga, and you have the money for it, then of course, go for it. Sigurado na maganda quality. Na. Pero ito, kita nyo, 3,195 para sa Lamang Pro. Pag to 2,840 pa yan mamaya. Ayan, hot swap of, eh, pretty much fully customizable yan. Like yung plastic na plate niya na yung harap na ano nitong Lamang. Tapos ayan, may mga additional features ka itong scroll wheel. Para saan, tuwan-tuwa ako dito kahit ano, hindi ko ganun kadalas ginagamit ito, para ma-change yung ano sa RGBs, yung brightness ng LEDs para malak yung Windows button immediately. Ito, parang ito na, 'di ba? 2840. Kung gusto niyo ng wireless talaga, ilagay ko 'to sa ano natin actually. Ayan, kasi yun talaga yung focus ko eh. Like kahit na may magandang brand dyan, ang focus ko talaga more budget oriented eh, mga kuya. Yan. Blank. Ayun, yung mga talagang mga ano, hindi ako pang ganun. Parang yung mga sobrang enthusiast sa mga mechanical keyboard, I'm not that type of person. Yung ano, ewan ko, siguro in the future baka maging ano ako doon sa mga ganun bagay. Like, pinapalitan yung keycaps, parang nilulub, ganun, yung mga keyboards. Pero as of now, hindi ako into those pag ganun. Under 1K ba ngayon ang Razer Viper Mini? Digit ba yun? Nagka mag-lason. pero yun nga. hindi yung point ko nang ginagawa ko. Kaya nagla-live stream ako ngayon eh. Para medyo mag-lason. wait, nilagay ko ba yan? Ayun, Lamang Pro. Nilagay ko nga dyan. Magkano ba Razer Viper Mini ngayon? Pero kung ano, eto na lang mga kuya, kung naghanap kayo ng gaming mouse and for, nagkataon na 4K budget nyo, then no-brainer. Eto mismo, Viper 8K. I mean, depende pa din of course sa skills nyo, no peripheral will make you better but it will help you to be better. So, ayun yung sinasabi, diba? Eto, wait, legit ba to? Ito galing sa Chengye. Smooth transaction, okay. Legit ka ba? Maglalagay ka ng China number 1 dito.
Yeah, I mean, mukhang okay naman ata. Pero wala pang nag... Yun talaga eh, para mapakita na legit siya na Razer product. Yung niregister niya siya sa ano? Sa Razer website. At least ito, 1.4K sold. Ito, alam ko legit to. Ito pa din pala, 1.1K. Ching-ching. Ito sa mga pangalan ng store, buisit. Item receive. Git bless. Git bless you po. Sorry, wala siyang babaw ko. 1.1K. Viper 8K. What readable sa signups. Okay, readable naman signups software. Logitech, if I'm not mistaken. And for example, may software, for example, hindi mo ma-verify sa website mismo. Usually sa software, pag na-detect agad ng software, dun malaman na legit yung product. So, ayun. And maganda kasi sa Shopee Mall ka bumibili since na may 7-day return eh. Unless na lang kung gumawa ka ng agreement dito with seller para ano, ito 1K sold naman. So, yeah, legit naman ata ito for the most part. Viper Mini. Yes, for example, yung Logitech G software, if hindi mo makakonfirm mismo sa website ni Logitech kapag na-detect doon is, ayun, legit siya. Razer Viper Mini nga. Razer Viper Mini. In-update ko nga pa yung links dyan, mga kuya. And of course, para makatulong nga din po kayo sa akin para patuloy-tuloy mga tech reviews and tech videos natin, use my affiliate links if you're buying anything from sa ano mga website. Pero ngayon, ang nakalagay nga lang dyan is yung Shopee affiliate link ko. Pick of, ano? Ayun, yung picture ng ano. Basta yung madadetect naman siya eh. Yung malagay. Na ano siya. Actually, laking pasalamat ko pa din. Hindi ko akalain na mapapansin ako na distributor ng Razer para dito sa Viper 8K. Like, I feel like, bro, I don't deserve this. Pero, ingat na ingat ako dito. As in, never, kahit na, no? Sa mga old gaming mouse ko, for example, itong Machinic M8, nahampas ko na din to kahit na alam ko medyo pricey din ito at 2K. Wait nga. Bakit ako ba sa inyo to? Nahampas ko na din to ilang beses. Yes, medyo may pagka-rage gamer din ako. Again, lagi yung sinasabi, do as I say, not do as I do. So, huwag nga kayong gagaya sa akin. ayun nga. Parang, ayun nga, sinasabi, like, I don't deserve this. Pero, ang ganda niya, di ba? And, paraan lang talaga para masabi mo na, ano, you have the, ano, etong, ano, white kasi. So, kapag pure kasi na PTFE fit, white siya. So, ngayon tinatawag natin na virgin grade na PTFE fit na kuya. So, yun. Usually, yung sa original na Viper is black yung fit niya, PTFE fit. Pero nga. As in, yeah, you can't do that. Ako nag... Ito kasi bigay eh. Hindi ko kasi binili with my own money eh. Ito, shoutout nga sa Machinic. Di pa to nagka-problems, take note. Kahit Omron switches to, never pa ako nagka-problems dito. So, nakatambay lang siya. Parang, ito yung, ano, ginawa kong base ng comparison sa review ko ng, ano, ng Raktalan nga. Ayan. Di pa to na-release, abangan nyo nga po to. Great value. Ang slick, di ba? Ang minimalistic lang ng dating niya, di ba? Raktalan, shoutout nga sa Rak for, ano. OEM lang siya, basically, parang ito yung, ano, Pwnage Ultra Symmetrical. Yan natin yung tawag sa kanya. So, yun. Ay, isa ko sa mga hindi ka rin GPN deserve mo na much appreciated po kay Gwinty. Ako lang parang may pagka-dirty yung username, pero may much appreciated nga po. May nagawa ko na nga yun. Yung mga buset. Pero, it cost kasi ano eh, sa ino-offer niya, I mean, 8,000 hertz, not that na, ano, sa most games, di mo man notes, pero sa FPS, talagang, ang ano mga kuya,
kahit na hindi ako yung sobrang, I don't play at a really high level, manonotice mo talaga, like, it feels, ano, nakataas ng confidence talaga pag naglalaro ka with the, para medyo malaki naman mukha ako. yung Viper 8K. Ano yan? Ewan ko, ano. Minsan depende, like, ano, sa tao kung nag-rage ka. If you're having a bad day talaga, parang mangyayari talaga yan. Yes, underrated din ang mga mice. Pero, yung first kasi na ginawa kong mice review ng Fantech, X4 ata yun, it was a very bad experience. As in, di ko talaga nagustuhan. Like, sinabi ko talaga, may mga nag-comment pa nga sa video ko na nanay na this video lang ng X3. Pero yung most mga recent models ng mga Fantech, solid na solid naman. Yung mga mice and mga headsets nila. Keyboards din, of course. Kasi may D eh. Yung kasi yung pagkabasa ko yung D eh. Gwyn D. Huminto ako sa pagbasa ng Gwyn. Baka mamaya D. Ewan ko. But using virtual machine at office, I do rage 15. Well, virtual machine. So, wala akong ano sa ano. Like, di ako masyad knowledgeable sa mga virtual machine. So, if I'm not mistaken, parang ano. Correct me if I'm wrong on this one, alam mga kuya. So, sa virtual machine, parang gagawa ka ng virtual PC gamit ng main PC mo. At the same time, parang, for example, if ma-hack ka ganun, unlikely event magka-virus, parang hindi yata maapektuhan directly yung ano, or hindi talaga maapektuhan yung mga files, for example, yung mga hard drive doon sa original PC mo if you're running on a virtual machine. So, parang ganun pagkakaintindi ko sa virtual machine. I like D. I have my D. So yun. Ay, well, nilinis mo kagad kay Kyle. Very nice naman yun. Sana all, ganun kasipag. Ayun. Ano yun? Ay, basta yun yung pagkakaintindi ko sa virtual machines, mga kuya. Pero actually, hanap pa tayo ng mga deals. Yun yung point ng live stream. Pero tamang kwento din, of course. So, huwag po kayo may mag-chat dyan, mga kakuya. Tamang good vibes nga lang po tayo. Happy 4-4 nga po sa shop, eh. Ito. Nalagay ko tayo yung Viper Mini dyan, di ba? Ano po sa yun? Yep, na-update ko nga pa yung mga links dyan. Shoutout nga po sa 13 viewers. Ngayon lang, napakadami na nito sa akin. 13 viewers, mga kuya. Kasi, for example, usually sa Facebook Live, nag-live stream ako, usually 1 to 5 viewers lang, ganon. Ito, ang dami na nito sa akin. So, yan. Much appreciated nga at sinama nyo ako ngayon sa, parang countdown to 12-12, which is in about 9 minutes na, mga kuya. So, yung iba dito malamang i-refresh ko, pero medyo tech deal hunting nga tayo ngayon. Realme? Okay, tingnan natin. Ano offer? Parang di talaga, no? Yung mga 6, 7, pati 8 series ng Realme, parang di siya ganun ka, no? Ito, kita nyo naman. 7 Pros, pero 720G lang siya. Ewan ko. Parang, it's just hard, man. Hirap i-recommend. Ito, pwedeng-pwede to. 5990, 6,000 milliamps. Pero, one thing lang siguro na ayoko dito sa C12 is ano siya. Micro USB lang siya. So, kahit budget phone, please lang po, tigilan nyo. Kahit sino mga kumpanya na gumagamit pa din ng micro USB sa mga smartphone charging ports nila, tumigil na kayo, please, just stop. Sobrang, that's so 2014. Kailan ba na, no? Kasi, Pixel, hindi pala Pixel, yung Nexus, ano yon, Huawei Nexus, 2015 ata yung 2014, USB Type-C na. 2021 na, may gumagamit pa din ng micro USB. Ewan ko.
Budget CPU cooler Gamax. Ang gamit ko actually ngayon yung Gamax GT EV2. Solid naman for 1.6 ata ngayon. Actually, search ko. Pero ito, lagay ko to sa ano natin. Na-heart ba ito sa akin? Add to. Nasanay kasi ako sa Shopee Live eh. Kina-heart ko para ma-add ko sa shopping bag ko eh. Yes, kahit anong mga phone para sa akin. Like, tigilan nyo na please ang ano. Kahit sinong kumpanya. I mean, kasi sabihin nyo nang ano, binabash ko sila. Totoo naman, di ba? Like, stop it. Stop it. Don't use micro USB anymore, please lang po. Ang sakit sa ano. 7 minutes na nga, yun na nga. Yes, yes. At din ako ng mga ano, ibang mga ano. Ito magmumura nga to. So siguro yung mga magmumura pa, inyong par i-refresh ko. Ito, I mean, di ko na refresh to 750. So and by 750 na to. Yung 750, yung black. Yung black and white. So yung blue and pink, 759 siya. 758. So ayan, close ko na lang yan. Ito mag-e-end na to. So close ko na din yan. Ito magmura pa, 784. Close ko na din siguro. Ito, I mean, 1.6. So ito, 1.5. Lalo na ito, 1.5. Ito mag-e-end na. Close ko na to. End na din. Ito. Ito, close ko na din. Mag-e-end na. So, Xiaomi, di na lang pinakita dito yung Redmi 90. Pero kanina, Mi Global yung may ano ng Redmi 90. And ayun, saan nairita ako sa micro USB pag nakikita ko. So, reset. ayun, I mean, kahit na ganun, sobrang naging ano na, moving tight sa type C na. So, hopefully, itigil na nila yun. At least para sa ngayon. Hater na ako ngayon ng type C. Ano masabi ko? Ay, shoutout nga po kay T-Mart. Thanks for tuning in nga, folks. Yes, po. Ito, magmumura pa nga to. So, siguro yung mga magmumura pa. Ano ko na? Gamax. At tawag ng Deep Cool. GTA? What? GTA San Andreas. Char, joke lang. Corny na ako, alam ko. Wait nga. Tama, diba? Deep Cool Gamax GTE. Ito, diba? Ito mismo yung CPU cooler ko, mga kuya. 1,290 na lang. Take note, overclock pa yung ano ko neto, ah. Yung Ryzen 2600 ko at 4 GHz. Well, lagay ko na dyan. Sa mga ganap ng budget na CPU cooler, sangka pa. 1,200 lang. Take note, ito nga po yung gamit ko mismo na CPU cooler, mga kuya. So, ano, wait nga. Matanong lang, smooth ba yung scroll wheel ng Razer Viper? Kasi saan, smooth masyad. Hindi ko remember gano siya ma-smooth. First time I bought it. So, ayun, parang ang weird actually. Smooth siya na ano. Yan, di ba? Yung parang may ano siya. Parang ang weird lang. Ewan ko, nag-search ako sa mga forums tungkol sa ano ng sa scroll wheel na itong Razer Viper. Parang, basta ang weird ng feeling na ewan. Parang gusto kong baklasin nga to para ayusin. Smooth din naman siya pero yan, ang weird na ewan na ano. Ewan ko, yun lang masabi ko, ang weird na ewan. Yun lang masabi ko sa ano, scroll wheel. And akala ko parang problema to sa specific na pinadala sa akin ni Razer. Pero, ayun, apparently parang ano talaga yun sa mga Razer Viper na ano. 2600 po. Pero yun, 3600, 5600, of course, if nasa ganun, kaya yun ang pera nyo, sulit na sulit mga kuya. Ayun, kasi parang for example, ewan ko, nababaliktad kayo na saksak. At least ako kasi nung huling micro USB ko na phone is yung Realme C3. Talagang tinitignan ko talaga. Tara, no?
Sure na hindi baliktad kasi marami yung nakikita mga ano, yung mga hindi maiingat na tao na gumagamit may micro USB pa din yung charging port ng phone nila is ano na, yung sobrang bugbog sarado na yung ano, yung yung port kaya yun. A highest temp. So sa stress test ko, hindi ko masyadong hindi mo siya maalala. Wait, actually, re-refer ko. Around 70 ata. If I remember correctly. Wait lang. Check ko yung video ko na ginawa ko na ito eh. Nang in-stress. Just... Asan na yun? Wait lang. Yung pa yung intro ko yan. So, kapag naka-stress test, nasa na ba yan? Okay, ito. Ayun, 70. Ay, kapag stress test pala, 82. Kapag underload lang, as in, ayun. Basta underload, 71C. So, yun nga. Yeah, basta ang weird na ewan. Ano pala yung sa Razer? Nung una talaga, smooth siya. Like, nung unang ginawa ko na review to, smooth siya. Smooth pa din naman ngayon, pero parang may weird shit na siya ngayon. Ewan ko. Hindi ko ma-describe eh. Yun lang masabi ko, weird shit na siya ngayon eh. Ano yan? Nililiha? Paano? I will see po sa ibang mga request nyo. Pero for now, focus on one thing at a time lang. Like, ayoko masyado ma-overload sa ano. Arigato! Of course, hindi kayo ano. Wait nga, may nag-subscribe ba? Ay, wait. Saan yung ano? Nasaan yung mga shiz? Wait, saan ba yun? Ito lang makita yun. Sa follow ba yun? Ay, salamat sa kay Terence Mark Salazar sa Facebook page. Ay, dapat pala napakita ko yan eh, no? Yung chat box ba, iwan ko lang dyan. Ay, siguro. Kita nyo naman maayos, di ba? Kahit na, no? Yung Shopee page. Visible naman. Visible na visible. Ayan na, 4-4 na nga mga kuya. Wait lang. Babalikan ko yung ibang comments, ha? Wait lang. Refresh ko yung iba nandito. Ito, 5290 na lang. 2840. Yun lang ang light. Ay, sold out pa din. Sad. Akala ko magre-rest ako yung Rock Gears pag tungtong bisa ng 4-4 pero wala pa. Okay, wala pa. Ewan, tignan nyo. Ito talaga eh. Wait lang. X3. 1090 na lang! I mean, na-excite ako kahit nasa akin na miss my phone. So again, abangan nyo nga po yung review ko nito. Most likely, Wednesday or Thursday ito mga kuya. Nabawasan ng ipin, wey. Ngayon ko lang narinig yan actually. Nililiha yung ano. Ayun. Yes, wala pa rin ang Rock Talent po. Not sure if kailan. Puro teaser na lang ang Rock Gears and Easy PC. Hopefully, ma-release na soon. So, ending nga pa yung mga deals na to in 1R. 10990 again. Sa mga naghanap ng, basically for gaming. Siguro ma-demo na din sa inyo, mga kuya. Genshin Impact dito. Ay, wait. Clear ko lang yun ito para smooth na smooth ang performance. And one thing actually na, ano, at siguro para na din sa mga nanonood ngayon, parang bonus, malalaman nyo sa review ko. One weird thing, so, kung mag-games ka, at least dito para sa Poco X3, wait lang, pakita ko naman. Ayos. So, ayan nga siya. So currently naka-set siya sa 120Hz and one thing na parang na-observe ko is kapag mag-games ka, lalo na sa fairly demanding games, since na wala naman, there are a few games na may ano that can take advantage of 120Hz. For example, something like Genshin Impact,
tawag na, PUBG Mobile na 60 FPS lang yung limit nila sa pag-output ng FPS. So, kahit ganong kalakas pa phone mo, is iset mo sa 60 FPS. So currently, binalik ko 60 FPS and for example, in Genshin Impact, na-notice ko significantly smoother yung performance niya. So papakita ko lang saglit yun. Pasensya, may mga mamimiss akong comments. Medyo dumadami na mga nanonood ngayon eh. Wait lang. Pakita ko lang sa inyo saglit. Pahirap pa na yun. Ay, may update pa palang Genshin. Naka-autofocus ba sa mukha ako? Huwag mag-focus sa mukha ako. Dito, ito nga pinapakita ko. Pahirap pa. Wait, ngayon tayo ko alam mag-load. And verifying file integrity pa. Files integrity pa. Yes, most. Pero surprisingly, there are a few na yes, legit, 120 FPS in the output nila. Like, tawag na, Dead Trigger 2, 120 FPS. Kung, of course, if may 120 Hz phone kayo, then magpapakita yun. Tawag na, ano pa ba? Dead Trigger 2, yung isa pang in-install dito, basta racing game siya. Ay, makikita nyo yung mga yung sa full review ko nito. Pero yun yung na-notice ko. For example, naglalaro ka ng fairly demanding games nga Genshin Impact. Set mo sa 60 Hz, smoother siya. Like alam ko kayo may adaptive, parang adaptive sync to. Like hindi siya kung ano lang yung ano, for example, nag-scroll ka lang sa UI nito. Of course, yung fast swipes is magre-register siya ng 120 Hz, 120 FPS. Pero kung for example sa ano lang, like yan, still lang, like nasa home screen ka lang, 1 Hz, 1 FPS lang 'yun, makakuya. Yes, parang ano, basta yun. Yun lang na-notice ko, at least para sa mas smoother siya. So, currently kasi wala akong paraan para ipakita yung anong FPS besides dun sa tawag nun. Para mas consistent lang yung frame times. Yun naman sabi ko. Like, there's kahit na smooth naman talaga at 120, nakaset sa 120 Hz, it's more consistent yung frame times. As in, no stutters talaga kapag sa yun, eto, Genshin Impact at 60 Hz. So wait lang. So worth it ba ang ano? 120 FPS sa Genshin? So wait nga. Nakikita ko yung ano lang. So yun nga, Genshin Impact, high settings to mga kuya. And usually kapag nag-start up ka ng laro, ano yun, ganyan yung muna. Kasi parang ilo-load up niya pa. Maglalag pa yan. So yun, parang for the most part, smooth siya. Ayan. Diba? Si BB Girl. Pero yun nga. Again, high settings to 60 FPS. Ayun, kung yun yung habol nyo sa mga smartphone nyo. Like, eto, for example, eto, lo-load ko pa PUBG, ah. Para dito. Ayun, parang, ayun, better nga yung performance niya kapag, ano, nakaset sa 60 Hz yung display ng phone nyo. If kaya niya i-output more than 60 FPS or 60 Hz yung smartphone niya. Ay, hindi ko alam may ganito palang setting sa PUBG Mobile. Kasi dati, ang kaya lang ng smartphone ko is HD settings lang. Ito may ano pa, may Ultra HD pa, tapos Ultra, no? Actually, ito, dito sa PUBG, pakita ko saglit sa inyo. Parang demo na din to ng Poco X3. Sa mga, parang reward sa inyo mga nanonood ngayon sa live stream. Like, thanks for taking your time off to watch my live stream. So, ayan. Meron palang Ultra HD setting pa yan, tapos Ultra FPS. Kasi dati, kanyari sa Poco M3, high FPS lang. Apparently, 30 FPS lang yan. Tapos Ultra, 45 FPS. Tapos kapag binabaan mo yung graphic settings sa HDR lang, may extreme. So yan yung super smooth 60 FPS. Ako, yan talaga siya mas prefer ko. Like, di ko alam na may ganun pa. Akala ko 60 FPS na yon, yung dito, yung high frame rate. Yung pala may extreme, ano pa pala, sa PUBG Mobile. So 60 FPS na yan. Ano tayo actually sa training saglit? Sa Cheer Park.
Huli nakita niya na maayos. So, siya, hindi ko na, hindi ko expect na gagawin ko ito ngayon. Pero yan, UFS 3.1 storage, super fast na mga game speeds. Sila ko sa matapos na, ewan, nabubisit ako yung mga ganun. Verifying file integrity pa. Ay, we, PUBG Lite? Mag-shutdown na sa PC? Paano na yung mga ano? Yung mga gamers na di naman powerful yung hardware nila. Ito nga. I mean, nakaan naman sa 60 FPS yung stream ko. So, makikita yung gano'ng ka-smooth siya. Currently, PUBG Mobile high settings. Hindi naman highest. So, kailangan mong, like, you need to, ano. So, HDR, pwede mong, ano, extreme. Actually, try nga natin HD. Baka may mas malupit na setting. Wala pala. So, HDR, extreme, 60 FPS, yung extreme na frame rate. Tapos, kung ginawa mong Ultra HD, available lang, yan, wait nga. Sa lobby lang, ay we, sa Ultra HD pala, sa lobby ko lang magagawa yon. So, yun. Pero yon solid na solid talaga. As in, kung naghanap ka ng phone na, ano, like, kahit for years to come, expect mo na smooth pa din and it can play the most demanding games. Poco X3 na. No, no brainer to para sa mga kuya. Excuse po. Sorry. pero yun nga. Actually, magana pa tayong mga deals. Wait lang. Masyado akong dumadaldal eh. So, yun. Again, if may mga questions kayo, feel free to leave it in the live chat nga post. Ano pa tayong mga deals, mga kuya? Pero yan, 1090, no-brainer yan para sa akin, ha? Ito. Ay, wait, di ba? What? Ha? Wait nga, ba't ganun? Kanina, sale price na ito, 1.5, ba't nawala yung sale price? Na bogus, eh, no? Ito, medyo natatakot ako i-recommend yung Rectando since na parang ang dami nagkaka-problema. Kabila kasi ako doon ako sa ECPC community. Tapos nakita ko ang dami nag-report ng sobrang ano daw. Ay, ang dami palang nag-a-problema sa Rectandos. Like, mga faulty switches, mga ganon. Pero hot swappable din naman to. Rectandos, take note. Wait nga. A budget phone na maganda display at camera. Ang plugable ko kahit na luma. Maganda na display. Pero hindi maganda ang camera. Okay till C21 nga na binanggit ko kanina. Gumawa din ako review nun. As in, panalo display nun. I mean, parang too good for the price. Pero yung camera, yun lang masasabi ko. That's how I would describe the camera of the Okay till C21. Pero, siguro Redmi Note 9. Solid naman siya. Yun nga pala mga kuya. Kapag ako kasi, like how I would define a budget smartphone is any smartphone that's below 10K. Yun yung definition ko of a budget smartphone. Mid-range 10K pataas na. At least, again, yun yung definition ko. Yun. Yes, nawala kayong ibang sale price. Kaya pa kaya maligtas ng GCam? Ayun kasi usually, di ba? Usual na solution, like, mag-i-improve daw, not by a lot, pero significantly if GCam ginamit mo. Currently kasi gamit siya ng daddy ko, binigay ko na yun sa daddy ko. Since gusto niya ng mabilis-bilis na phone, like, he doesn't really take pictures, so, yun yung binigay ko sa kanya. Wait nga. Ito sayang, di talaga magre-restock to. Aw, nawala pa yung sale price. Yun na. Hindi na nag-restock. Bumalik pa yung sale price. Ay, nawala na pala yung sale price. Okay. Mukhang nagkaka-issue at ang ECPC ngayon sa Shopee site nila. So, ECPC, madaming gustong bumili sa inyo ngayon ng mga keyboard, mga kung ano-ano. Hopefully, maayos yan. So yeah, let's go back. Balikan na lang natin yun siguro. Ito. Feeling ko para mechanical feeling keyboard to. Membrane pa din to. Alala ko, sobrang cringe ko dun sa unang ano, yung review ko ng ano yun. Kalimutan ko pa ko na yung brand na yun, basta yun.
Ayun. Para sa akin, 10K pataas, mid-range. Again, yun yung definition ko. Ah. So, for example, kasi sa US, $400 and below, so 20,000 pesos and below, yun yung definition nila of a budget smartphone. Yeah, someone like MKBHD, ganun yung definition niya of a budget smartphone. Ganon. Ayun na lang daw yung Rakhali. Ayun nga eh, yung ang weird, siguro nagka-problema ngayon. Check nyo na lang mga kuya, since nakaka-44 nga lang, 12 ngayon. Pati nga sa oras, 12 kasi. Tawag nun? Ito, mega shopping sale. Yeah, ito actually. Halian, dito ba? Ito, Halia. Kaso sabi ato dapat 1.5. Oh, if I'm not mistaken, dapat 1.5 to ngayon ha. Okay, abangan nyo. Mga kuya, mukhang nagka-problema ata. Ito, Hawani Flow. I mean, parang gano'n na din naman. Yung ano. More on, again, airflow nga yung focus nito. So, I mean, 1.5 naman. Solid naman yon. Alas same lang sila. Actually, para mas malapad ata yung ano. So, yun. Kung nakikita nyo dito sa aking, sa inyong, ano pala, basta nandito, yung Halia, wait nga, papakita ko ba dyan. Yan siya. So, para mas malapad siya actually sa ano eh, sa tawag nun. Mas malapad yung Hawani kaysa sa Halia. So, for example, GPU clearance, ganun. If medyo beefy din graphics card nyo, then Hawani Flow siguro. Again, if you're buying anything mga kuya, use my Shopee affiliate link. Malaking tulong nga po sa akin yun. No problem po kay Mighty. Busit pa din username mo. Para sa akin, talagang ano lang, ang clean tignan. Pero mas dumihin kasi eh. Yung white na Halia. Like, hindi ko mapapakita kung ganong kadumi ito. I mean, kahit recently ko lang kakalinis, konting alikabok lang, sobrang ano na. Pero kung gusto mo na, ano, yung stealthy dating niya, depende din siguro sa setup mo. Like, anong aesthetics ng setup mo, or theme pala ng setup mo. Kung gusto mo white, all white ka, then, yeah, go for it by all means. So, yun. Kung sa budget din and black case gusto mo, panalo na sa akin yung ano, sinaya, yun, yung nasa baba, magpatong lang, di ba? So, yun. Currently, gamit ko yung Galura. So, pagdating talaga sa pagiging pogi talaga is rock sinaya. Black na Halia, sinaya para sa akin. Pero, yun talaga, ano yung ease of build, yung madali mag-build talaga sa loob ng Halia. Significantly, kumpara sa loob ng Sinaya. At least, yun yung experience ko. Ayun. Oh, but puro black naman nabili mong fans yung CPU cooler? So, parang papangit na kasi aesthetics mo ganun. So, kung ako sa'yo, since na black na nabili mong fans and CPU cooler, then go black case na din, di ba? Or kung for some reason kaya mo pang pa-replace yan ng ibang color dun sa pinagbilan mo, then yeah, mag-white ka. Pero kung hindi na talaga kaya, para sa akin, go black ka na. Stormtrooper build din. Naging Stormtrooper ang buisit. Kung kailan white RAM nabili ka, puro black na. ay, paano ba? So ang binili mo pa talaga white pero black dumating sa iyo, ganun ba nangyari sa iyo? Kay Sir Mark. Actually, ilagay ko na din 'to sa ano natin sa ayan, nandiyan nga po yung link sa mga products na sinasabi ko sa description ng video. Sa mga kanina panonood, refresh nyo nga po yung live stream para ma-update yung nasa ano, yung nasa description, pero in-update ko din naman yung sana. Nilalagay ko din pala yung links dyan sa comments natin, sa chat natin. Rock, Hawani Flow. And sabihin ko siguro pag na-update ko na.
Ayan, updated na yung description. Pwede nyo na i-refresh ngayon. Ayan, nalagay ko nga din yun. Ano. Black case. Ayan, yung ano, sinaya. Or, ayan, pwede din gamit ko na case ngayon. Galura. Pugi din naman tignan, pero pagdating talaga sa forma and angas, sinaya na. May pakita ko nga saglit. Kung sa forma and angas talaga, sa sinaya ka na nga. Okay, Sir Mark. Okay lang tayo. Yan! Ah, MATX sana. So, eh, okay din naman yung ano, tawag nun, yung Halia. So, eh, yun lang mata may micro ATX version ng yung Halia sa rack gears, at least I think so. Ah, aerocool. Ayan, wait, actually tingin din tayo ng mga PC cases. Pero yun isa siguro sa mano. At least para sa anyo, sobrang di ko actually nabanggit dun sa ano, sa video ko na top 5 things that PC gamers tend to overspend on is mga PC cases. And kaya talagang ano ako eh, anong rack gears, gantong aerocool, kaso mga unang nakita ko, wow, 15K, putang ina. Ano yan sa mura? What? Luha ba sa ginto? What the fuck? So, if I'm not mistaken, pagkakaintindi ko, mga budget cases ang aerocool, pero napapa what the fuck na lang sa nakikita ko ngayon. Bro, what? Bro. Ang sakit sa mata. Ito, ATX. Wow. Ay, Onikuma na headset ata yun. Yes, okay po ang brand na Onikuma. Ilang masabi ko. Okay naman daw siya. Like kung budget headset hinahanap mo. Baka mamaya hindi pa pala headset yung tinutukoy na ano neto. Yan, oh. Pero if I'm not mistaken, Onikuma, puro headset lang ata ginagawa ngayon. Ah, mouse pala siya. Muntik pa yun, diba? So yeah, mukhang okay siya. Ilang masabi ko, mukhang okay. I mean, okay na brand naman ng Onikuma, pero hindi ko pa siya natatry mismo eh. Madalas binabase ko lang sa review. So, tingnan natin yung mga review. Very nice and legit daw. Grabe, sulit na sulit. Ayoko lang yung mga ganun review. Sinasabi lang na, grabe, sulit na sulit po talaga. Experience mo naman, kamusta? Okay, may DPI up and down, back and forward buttons, and symmetrical design ata siya. Yeah, symmetrical design ata siya, mga kuya. So, okay naman for ano, pero siguro dito ko na, rack the Signa. I mean, of course, tried and tested na mga rack gears na ano, diba? O ito, diba? 495, ito sa ACPC mismo. Alam, at that price, mararecommend ko na yung rack the Sig po. Kay, kanino yun? Kay, wait, sino yun? Wait, nasan yun? Ayun, kay Angelo Perez. May magkakaroon tayo pangalan, kuya. Yan, dito ko na sa Rack the Sig. If nasa ganung price na din yung bibilin mo na gaming mouse po. And link updated, mga kuya. Pwede niya refresh ngayon or yan. Lalagay ko din may links dyan sa live chat nga natin. Ano yun? Ay, nasagot ko na yung tanong mo kay T-Mark. Yes, okay naman ata siya. Yung ano. Basta kahit ano naman sa mana eh. Yung mga reputable brands na mga CPU coolers. Okay naman, deep cool. Okay na okay yung deep cool pala, actually. To may thermal take yun. Grabe, puta. O yan, mag-fractal design ka na lang, di ba? Kung ganon. Shout out nga po kay Sir Salino. Thanks for tuning in nga, folks. At tulog din maaga. Grabe, no? Pero yun nga.
Matatawa ka na lang eh, no? Ito, Keytec. Uy, 800 lang, oh. Less than 1K, oh. Yung bahanap niya sa isang case, then, ayan. Ito, Dark Flash. Isa pa to sa mga underrated na brands dito. Ito, InPlay. Narinig ko na din to. Underrated din na brand. Pero hindi siya yung mga premium, ah. More on mga budget to. Ito, Keytec, Dark Flash. Di ba parang ano yung datingan niya? Tawag nun? Anong brand yun? Techwear. Ayan, parang techwear yung datingan niya. Na ano. Ito, InPlay. Acrylic lang to. Take note. Minsan, ini-specify nila, naman nila kung acrylic lang or tempered glass. Pero, ayan, based dun sa warning sign na yun, yes, tempered glass nga siya. Legit ba na tempered glass for only, oy, ay sabi naman ni ECPC, tempered glass nga siya. So, okay. Lagay ko sana yan. Recommendations yan. Lagay na. I mean, tempered glass at that price, ang nakaw nun. Ay, ba't ko nga ba kinapi yung link? So, yan. InPlay, ano yan? Esport O2. I mean, it's not the most stylish, pero for under 1K, makapag-complain ka pa ba, di ba? nasagot nga ni Gentleman Parrot, okay siya. Yes. Ngayon, yung ibang mga fellow YouTubers ko, sila Sir Bert Moore. Shoutout nga, Foes. Ano pa ba? Hanap pa tayo. Ito, I mean, 1,797. Tempered glass din naman to. Pero ito kasi, ay, ito tempered glass din pala to. Kaso, feeling ko hindi talaga LEDs to. Parang, legit ba na LED siya? Panel lang ata siya na may kulay na ganyan eh. I mean, yeah, 830. I mean, sa mga gantong price, mapag-complain ka pa ba, di ba? Ba't nga ba ako nag-complain? Sorry na. Napaka-hipokrito ko yun. Pasensya na. Keytec T300. Okay. May mga questions kayo dyan, mga koy, feel free to leave it in the live chat. Bluetooth receiver, itong, well, ito mismo binili ko, LB-Link na, wait lang. Yan, pero yan ka lang, diba? Tempered glass. Tempered glass din ba yung sa rack anyag? I'm not sure. Pero yan, tempered glass na itong dalawa na to. Actually, parang, ay, pareho lang sila, eh, no? Oo nga, no? Ay, hindi, mas maayos itong tignan, yung Keytec. Parang ito, mas cheap tignan. Ito, mas maayos tignan, eh. Ano yan? Ano yung isang Bluetooth receivers? Ito, LB-Link naman tayo dyan. Underrated brand din yan. Walang ano. Wait nga. Sa kalaban ko ata nakita yun. Or Bluetooth dongle. Sige, Bluetooth dongle. Ang search natin. Ngayon, siguro yung parang problema, isang problema Shopee is yung parang pag ano nila, yung search system sa kanila, parang ganun. Ito, Vention. Okay naman to. Aso Bluetooth 4.0 lang. Walang galing sa LB-Link. Wala. Saj. So, subvention. Ugreen. Hanap din tayo sa Ugreen ng ano. Bluetooth. Yan na usually. What? Lumabas? Official store ng Ugreen. Tapos, ano yan? Dongle. Receiver. Ayun, Bluetooth receiver. Ito. Ito, sakto. Ito, Bluetooth 5.0 na nga. Ito nga, 269 lang. Kay, ano yan? Kay Ryoken. Ito, ala, 2. Shopping bag nga po. Again, sa mga bago pa lang dyan, take note, if you're buying anything from Shopee, of course, feel free to use my Shopee affiliate link. It helps me out a lot nga po, mga kakuya. For what I do in the channel,
malaking tulong nga po sa akin, mga kuya. Zia Bluetooth device. Sorry na. Bluetooth receiver. Na-update ko nga po yung links dyan sa description natin. Pati na din dyan. Nalagay ko nga, pinapost ko nga po dyan. Affordable na GPU. Dyan, challenging talaga yan ngayon. Bro, 1050 Ti 10K ngayon. Like, fuck man. Book me. Ewan ko. Ay, wait lang. Ay, ano ba yung tsura na itong Dark Flash na ano? Ito, hindi ko nare-recommend ito. Bluetooth 4.0 lang kasi siya. DLM22 ba? Or, Rakhalia. Pero mukhang ano, I mean, mas minimalistic dating to. Kasi yung Rakhalia, ano eh, parang more modern dating na ano. Yung andami niya mga angle. So, kung gusto mo forma, Halia, and airflow, pero kung gusto mo minimalistic ang dating, and, ayun, minimalistic nga yung dating, Dark Flash DLM22 ka. Wait nga. Yes. Naglagay ako dyan, yung Logitech C920 para kay Mark Tech TV. Actually, hanap niya tayo mga GPUs ngayon. Yun yung magiging main focus natin ngayon, mga kuya. Sabi ko, 12:30 mag-e-end na ako, pero mukhang tatagal pa tayo ng ganun. Share nga po sa ating 15 viewers. Thanks for tuning in nga. Wait nga. Ito, 1050 Ti, 9395. San ka pa? O, ito. I mean, not the best value, pero... I mean, you can't really complain, di ba? I mean... ang kate. I mean, beta na 1660 Super ngayon, nasa 20K na. So, sakit sa puso, di ba? I mean, not the best value, pero sa panahon ngayon, I mean, may gusto bang bumili neto ngayon? I mean, 1650 more on 1080p gaming. Kalibel neto RX 570 in terms of performance, ah. Pero, wala ko naman up ngayon na RX 570 na nasa gantong price. Totoo ba to? Chick Label PH. Ito RX 570, 4 gigs. Power color. I mean, 9 sold naman and may 1 rating lang. So, medyo hirap ako magtiwala dito. Wala pang nakalagay dito sa review nito. So, yun. Solid po. Solid na solid ang Dark Flash. Hindi ako sure. Ayoko umabot ng alauna at magla-livestream pa ako sa Shopee bukas ng alas 9. Baka di po tayo abutin ng alas 3 dito. Ako nagsasabi, mga kuya, di ko kayanin yun. Masyadong sasakit na ulo ko dun. Sige. May global silicon shortage ngayon. Ayan. Yun pa, di ba? Miners, scalpers. So, eto naman nga po tayo. Iyak na nga lang tayo sa GPU prices. Yes, yun na, ganun na nga. Nakakalungkot, pero natin yung mga gawa eh. Pandemic eh, kaya mas konti yung mga workers ngayon. Yung sa ibang bansa ata, hindi natin masyadong ano. Like, ganun kagrabe yung pandemic, pero... Sige, hanap tayo RTX. For example, hanap tayo RTX 2060, sige. Sorry na. 32K para sa 2060 full tank. Pasensya, napapagrabe na lang ako. Ang kate boy. Sobrang kate mo. Oy, RTX 2060, 7K. Ako. Huwag kayong pumapatol sa mga ganito. Tignan yung pangalan pala ng shop nila, oh. Cheche Boreche lang. Wait, actually, para mas makita nyo. Ayan, mas lalakayan ko. Ayan. Ayan, pangalan pala ng shop nila. Kita nyo naman. Ayos ko. Dumagdag pa yung demand, pero hindi kaya ko. Ayan. Ayan.
Or para mag-study at home pa. Papakilang dyan, Tatis, patangin. Natutuwa ako sa mga meme na ganon. Yung parang meme na, ayun, pinapaliwanag mo sa parents mo kung ba't kailangan mo ng 3080 para sa online class mo. Yung mga, benta lang nun, pasensya. Sobrang benta lang. Pasensya. Ayun ako, pero yun nga. O pala, nag-enjoy din naman kayo. Nakakatulong kayo yung mga deals ko. Kahit wala yung mga bibili nyo sa description or sa mga kinoment ko na link so far. Kahit anong bibili nyo sa Shopee, mga kuya, please use my Shopee affiliate link. It helps me out with what I do with the channel para makabili ako ng mga products to review. Ayun, kung ano pa, mga kuya. Para hopefully, makana na ako ng camera upgrade soon. Pero dream camera ko kasi RX 100. So, 50k yun, boy. Aha, yun naman sabi ko. Aha. Naku, madaming RTX 2080. Hmm. I mean, ewan ko. Nakakalungkot na usapan GPU, lalo na sa mga totoong gamers. tang ina, 75k? Sino ba nagbibigay? Ah, hindi pa legit to. Hindi pa legit na seller, oh. Ang tigas na mukha mo magbenta na ito. Ang tigas mo. Mas malupit ka pa sa ano. Like, you have a special place in hell. Parang nababash na lang. Pagpasensya niyo iba sinasabi ko ngayon. Medyo bangag na din ako, ah. And naiirita lang din. So, pagpasensya niyo iba sinasabi ko, mga kuya. Yes, nandiyan nga po yung Logitech C920 sa links nga natin. Yes, hindi lang medyo, ang pricey talaga. Actually, dati naghanap ako ng second hand na Mark 3 na RX 100 nasa 15k. Pasok naman sa budget pero ayun, pinagdudan ako kasi ano eh. Of course, second hand na eh. Medyo duda ako sa pagbili ng second hand, of course. So, RX 100 actually, hanap tayo. Gusto ko lang talaga si habol ko sa camera is kita nyo, wala pang lumalabas ng RX 100 dito. Ito, mga di pa sigurado. Ito, 20k. ito mismo yung nakahinanap ko. Alam ko, wow, mukhang may dent pa yung sa may ring dun sa lens, ah. Wow. pero yun nga. Ito talaga dream camera ko. Like, ease of use. Gusto ko yung ano, yung wala na ako ano yung na settings, hindi ko na kailangan problemahin na may of course, ito nga yung camera ko ngayon. Napakita natin. Itong EOS M10. Like, diba since mirrorless to, of course, kumpara sa point and shoot, hindi nagre-retract yung lens na ito. So, ito nga. And parang, kasi, nanonood kasi ako ng mga videos na MKBHD ni Dave2D, kaya, parang shit na. Ang shit. Tignan ng videos ko. I mean, 1080p naman, pero, ayun. Ayun, hopefully soon makapag-upgrade ako. Been using this EOS M10 since 2017. 4 years na. Ayan. A6400. Yan din actually yung gamit nung isa kong fellow YouTuber ko, si Sir Marbs na Tech B-Roll. Shoutout nga kay Sir Marbs. Yes, ayan. Gusto ko din na, and kahit yan naman, I mean, gusto ko talaga point and shoot eh. Yung of course, nagre-retract para sobrang portable niya, diba? Kaya, yun yung habol ko, RX 100. Yes, kalaban. 27k. I mean, kung brand new, ewan ko, sana, ano, kung sobrang tagal na, isipin nyo yung RX 100 Mark 3. Yung Mark 3 na RX 100 is 2015 pa ata, if I'm not mistaken. 2014 pa. Bro, 6 years na. 6 plus years na. Dapat sobrang affordable na yan. I mean, given the quality, of course, ang ganda ng quality na may offer ng RX 100 na ano, ano bumaba pa sa sobrang affordable niya lang talaga yung laman sabi ko, actually. So, yun. hanap pa tayo ng mga deals, mga kuya. May mga gusto pa ba na request dyan? Of course, tamang kwentuhan nga lang tayo ngayon. I mean, may isa pala ako na-miss na comment. Not the worst deal, pero ayun sa panahon ngayon, 1050 kay T-Mark, yun nga. So, yun nga.
Actually, lang nga tayo ng mga camera since napunta din nga tayo sa usapang cameras. Digital. Yun yung kailan pang isang ayusin ni Shopee. Shoutout sa Shopee. Of course, Shopee live streamer ako. Ang gusto ko is improvement of Shopee. Is yung searching, parang parang indexing tuloy. Basta yung search function nyo. Like, i-optimize nyo pa. Kasi for example, neto, sa kalaban kasi, categorize na into mirrorless, DSLRs, and tawag nun, point and shoots. Kita nyo, wala pa nakalagay na point and shoot dito. Ito, siguro parang dito yung nakakategorize digital cameras. Nasama pa webcam dito, ha. Fairness. Ayan ako. A5100. Ah, wait. Nakano ba ito? Wala, parang paulit-ulit na lang. SSDs. Yung Kingston na A400. Or SanDisk. Mas tiwala kasi sa SanDisk eh. SSD Plus. What? Wait nga. Sa panga. One more time. Eto, 240 gig, 1563 lang. I mean, kung boot drive lang naman, pero of course kung gusto nyo, abuti kayo ng almost 5K sa 1TB na SSD, if yun yung habol nyo nga. Pero ito yung so far pinakamura. 240 gig na SSD, mga kuya. SanDisk. Ay, hindi ko pala na-copy. Bobo. Siguro 500 gig na boot drive. Enough na sa akin yun. May 2TB naman akong... Ah, okay. Isang pala, no? At least, mga paglagay ka, for example, gusto mong i-run ka agad Valorant, for example lang naman, then, ayun, may may sagad pa na sa 500 gig. Yun talaga dream ko eh. Dream ko talaga eh. Magkaroon ng dedicated na 1TB hard drive para sa game library ko lang. So, wait lang. Ito, 480 gig na sa ganda naman. Ito, Shopee Mall pa to. Ay, wait. 2750, yeah, this is a good deal. Oh, yeah. Wait lang. Shopee Mall pa to, ah. Take note, ah. So, kung gusto yung double the capacity, then dito na kayo. 480 gigs nga mga kukuya. Yes, team group na SSD okay din po. Pero of course, ako kasi personally may mas tiwala kasi ako eh sa SanDisk na brand eh. Or of course, Samsung. Pero medyo pricey na din kasi mano eh. Nalagay ko pa talaga for wag niyong pansinin yung una nilagay ko. Pwede ko mag-delete yan. Pwede ko mag-delete yung comment ko na yun. I-remove ko. 4.8TB na SSD. pero yun nga. Yes, okay naman yan. Pero of course, mawawalan ka agad ng space. Lalo na if may mga movies ka or yung offline music collection mo nandun sa ay nandun lahat is ano nga. Yan, and dinelete ko na nga. Okay. Tanggal ko na nga. If yung SSD only build ayun na. If SSD only build 240 gig boot drive ba na SSD tapos 2TB na for your games. Yung ba yung sinasabi mo kay Akara? Ah, pure SSD lahat. Yun talaga eh. Pero, ayun kasi, for example, sa file transfer, yung parang kasi yung, ano eh, di naman sakit, pero,
weakness kumbaga ng SSDs is for yung prolonged use, of course, of transferring files magde-degrade na. So parang yung posible pang mamatay yung SSD mo kumpara sa hard drive mo. Of course, mas tumatagal mga hard drive since na ayun, yung writes. Yun yung parang ayun, weakness na SSDs eh. Pero yun nga, living the dream nga if ayun. Actually ako medyo ano ako eh, like all SSD ano. So ang dream ko of course 2 terabyte na boot drive, M.2 NVMe. Tapos depende siguro sa SATA ports. Currently motherboard ko may 4 SATA ports, so maglalagay ako ng 4 na 2.5 inch na SSD, lahat 2 terabyte. Like eh, para sa akin parang ang kapangyarihan ko na. Yung ano ko, like yung parang isang ano ko sa mga storage devices eh. Yun yung parang ano ko. What? 2 terabyte na SSD? Hindi naman siguro abot ng ganyan. Ito nga ano eh. 27K? What? Hindi naman abot ng ganun yun. Gravity. Hindi naman abot ng ganun yun. Wait nga. Ito, solid state drive. Baka external nakita mo. Ito, external nga. Tapos, ano ba ito? May panilagay ko na yung capacity. Ha? Huh? Ano ito? Ay, 1 terabyte. Wait, what? Ah, SSD na lang. Search ko. SSD na lang. Search ko. Ito, wholesale master. Maayos din naman dito. Ito, SSD. Ito, ito portable. Ah. Take note, portable SSD to. Portable to. External SSD yun. Pero, naglalaro lang sa 10K yun. Yung 2 terabyte na ito. Ito, okay. Samsung 870. Ah, baka M.2 na NVMe pa. Yun yung malamang. Kaya sobrang mahal. I mean, kita nyo mo ito, 500 gig. NVMe. Ito mismo yung dream ko. Puro Samsung SSDs lang yung nakalagay sa PC ko. Like, living the dream na yung para sa akin. Kahit na bulok yung CPU and GPU ko. Basta yung ano, yung SSDs, ito talaga dream ko. Hopefully soon. Like, yung nabibili ko na yan ng ano, no problem. Pero of course, di ko marirecommend yan ngayon as mas madaming option dyan. So, yun. Okay na din ang SSD, lalo na yung Samsung. Like, say, 5 years bago mamatay. So, pagdating talaga sa quality, ay, hindi ko na-recommend din nga pala yan. Napakita ko lang. Is Samsung. If gusto mo talaga the best quality ng mga SSDs, ganon, sa Samsung ka na. Siguro second place, SanDisk, Crucial, ayun. Ay, hindi pala. Second place, ayun, tama. Second place, SanDisk. Tapos, yung mga sumunod, yun, Crucial, Western Digital, Seagate din. Ay, siguro third place ko, Seagate. Tapos yung iba sa baba na. Yung Crucial nga, Western Digital, ayun. Yun yung parang ranking ko. Pagdating sa mga brand, ah. Pero kadalasan naman di sa brand. Like, minsan nga, in some cases, swertihan talaga sa unit na mapupunta sa'yo. Kahit anong device pa yan. Smartphones yan, laptops, PC parts, kahit ano pa. If I don't say Western Digital Black, parang parang kasing level siya ng Samsung Evo kahit ano mga Samsung SSDs, at least yung black na ano ng ano, medyo pricey nga din yung Western Digital Black na SSDs. Kingston na M.2 NVMe, sir, na basta pag yun talaga eh, pagdating sa ano, not necessarily sa lifespan, pero sa ganda ng quality, of course, expect yun, NVMe. Ewan ko na sinasabi ko, ngayon medyo sabaw na din ata utak ko ngayon.
Opo, pwedeng-pwede yan kay T-Mark. Silicon Power yan yung na-recommend sa akin na in-check, nag-repair ng hard drive na sira. Silicon Power kasi talagang budget brand yan eh. So, pagdating sa quality, wag ka mag-expect dun. Ayun. naalala ko, finiture yun ni Kyle ng Bitwit sa isang build niya. As in, sobrang tagal na. Silicon Power. 120 gig na SSD. Tapos, under ano lang ata. Like, $20-$30 niya lang ata nabili. So, 1K plus lang or 1K lang. Nabili yung 120 gig na SSD mula sa Silicon Power. So, yun. Ayoko na masyado magtagal pala. Yes, yun. Huwag na huwag niya kayo magtitipid. Ayan, lalakayan ko mukha ako. Huwag na huwag niya titipirin ng power supply niya mga kuya. Like, that, para sa akin, yun yung biggest mistake na magagawa mo. Pwede yung ikamatay legit ng system nyo. Like, pwede ka magtipid sa graphics card, of course, if on a budget ka, CPU, kahit ano pa man, sa power supply ka lang wag magtitipid. Eh, daw, malaki gig na yun. Kapag, ayun lang, malulugi ka kasi, ayun nga, mapupuno ka agad since na hindi mataas capacity na may SSDs. I mean, yeah, may mga matataas na capacity na SSDs pero sobrang mamahal naman, di ba? So, yun nga. Ending na tayo. In 1 minute, mga kuya, and magla-live stream pa ako bukas. Ayokong, so, kahit pa paano magka-beauty sleep ako. Laki na nga ng eye bugs ko as is, you know? Pero yun nga. Update ko din nga pala yung susunod na video natin sa tawag nun, review ko ng Poco X3 Pro. So, abangan nyo nga po yun, mga kuya. Most likely Wednesday or Thursday yun. Alam si Fandle, fire extinguisher. So yun, nakabibili na RTX 3080 tapos, 3080 tapos. Hindi lang yun. Gagamit ng ano, yung mga parang ipinagbabawal na technique na ano. Yung parang pag-advertise lang power supply na true rated, like, ewan ko. Ang nagigrange nila kapag may nagsasabi ng yun. Like, kahit anong ad na makita ko, true rated, like, what the fuck is that? Wes, you know? 2017 may generic power supply. RIP 2017. Sobrang nagigrange ako sa mga nagsasabi ng ganun. Like, shut up ka na lang. Ewan ko. Educate nyo mga kuya. Huwag nyo ibabash siya. Huwag kayong tumulad sa akin. Educate nyo. Huwag nyo ibabash yung mga ganun. Ayun. Kahit na naman eh. As long as, of course, sigurado nyo din at least 80 plus bronze. Certified siya. Yun yung parang para sa akin sa mga ano. I mean, 80 plus white, okay naman. Para, yun pa din isang parang terminology na 80 plus. Basta as long as na 80 plus. Yung kasi parang ginagamit eh, since nawala naman talagang tawag sa kanya. So, tinatawag na lang siya na 80 plus white. Mas mababa sa 80 plus bronze. So, ayun. Ay, Silverstone, may mga ano din. May mga din na solid na power supply din sila. Pero pagdating sa power supplies, if gusto mo talaga, sigurado ka, sabihin mo power supply, brand. Basta brand. Kung brand lang usapan, number one, Seasonic. Kaya yun nga yung binili ko eh. So currently, nasa system ko is yung Seasonic M12-2 620 watt. Ayun. Photographer sa amin. Eh? 2070 tapos generic power supply lang? Ngayon pala sabi mo, mag-upgrade na siya sa Rosalino. Diyos ko po, sobrang ano. Nakakatakot naman yun. Bye-bye 2070. Diyos ko. Pero yan, that's gonna do it for now mga kuya. Ayun, update ko ako sa sunod video natin. Medyo nailur na ako ngayon. Matulog na din kayo ha. Pagka tapos na live ka matulog. Ay gago, naka-record din pala ako. Sira ulo ka. Ganon ko kahabay na record ko. Wait nga. Na-record ko din yung stream. Wow, 28 minutes 3 point. Malay mo, pwede ko magamit yan. Pero yun nga mga kuya.
Happy 44 nga po sa Shopee. Maraming salamat nga. Again, kahit sino sa inyo mga kuya, please use my Shopee affiliate link if you're buying anything from Shopee. Sa mga nag-save dati ng Shopee affiliate link ko, update nyo nga po. Yan na yung parang magiging permanent link ko sa Shopee. So, ayun nga. Yeah, maraming salamat nga po for joining me mga kuya. Much appreciated. Thanks for taking your time off to watch my live stream. Thanks for coming out to support me dito. And para, ayun. Again, yan nga. In order to win a power bank, want to win a power bank? Every 2 weeks nga po ako nagpapamigay ng power bank sa Shopee Live. Yung instructions nasa Facebook page ko. Naka-pin siya sa top ng Facebook page ko. Pero yun nga. Peace out nga po mga kuya. Matulog na kayo. Huwag kayong gumaya sa akin na sarang zombie na. But yeah, that's gonna do it for now mga kuya. Update ko kayo susunod na video natin. So yeah, thanks for watching. As always, stay safe. Huwag na lumabas kung hindi ka na kailangan. And maraming salamat. Ako'y babagsak na. No. Pero yan. Peace out nga po mga kuya. Stay safe. Very nice.